salita. Aleluya, aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay na kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus ang pwedeng mangyari sa mga taong naghahangad at nagnanais na sumunod sa Kanya. Hindi po madali. Kaya kailangan ng iba yung pagninilay at kailangan maging mas malinaw sa atin kung ano ang ating sinusundan. Mahirap po yung parang nakikiuso lang tayo. Mahirap din naman yung parang, no, dahil marami ang pumupunta, dahil marami ang parang pumipila, doon na rin tayo. Kailangan maging buo ang ating desisyon. O pwedeng siguro, no, ma-impluensyahan ka, pwedeng sa umpisa maging curious ka, pero sana sa patuloy natin na pagsisimba, patuloy natin na paglapit kay Jesus, mas makilala natin siya ng lubusan. Sabi po ni Jesus, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin. Hindi tayo pipilitin o pupwersahin. Kasi nga, mayroon tayong kalayaan. Mayroon tayong kalayaan piliin siya o tanggihan siya. Pero kung pipiliin natin, teka muna, hindi pwedeng padalos-dalos. Alam mo ba ang iyong sinusundan? Alam mo ba na ang maging Kristiyano ay hindi madali? Kasi unang-una, sabi, marunong ka dapat lumimot ng tungkol o para sa sarili mo. Maraming renunciation na gagawin. Irerenounce mo ang mga bagay na sa paningin ng mundo mahalaga. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi isang bagay na tayo ang tatanggap, kundi ang inihiling tayo ay magbibigay ng magbibigay. At kung, sabi, matuto tayong pasanin ang kanyang krus, pasanin ang ating krus.
Hindi ipinapapasa ni Jesus ang krus niya, kundi ang bawat isa sa atin ay may krus na dapat pasanin. Kahit gaano kabigat yan, para sa iyo yan. Huwag mong pasanin yung para sa iba. Yung para sa iyo ang kailangan mong pasanin alang-alang sa pagsunod kay Kristo. Walang sumusunod kay Kristo na walang krus. Lahat dapat matutong umako ng krus niya. Pag sinabi naman pong krus, no, ito yung misyon at yung responsibilidad na nakaatang sa iyo. E kung puro sarap lang ng buhay ang gusto mo, baka mali. Kasi yung ginhawa, mararanasan natin sa dulo. Pero kahit walang ginhawa, kailangan natin makita at maranasan yung saya, yung masaya na sumusunod kay Kristo sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. So, hindi ito more on receiving, but more on giving. Kahit pa ang sariling buhay, kailangan natin matutunang ibigay. Yan yung tunay na sakripisyo. Yung handa mong ibigay, maging ang iyong kaligayahan para sa kaligayahan ng iba, para sa kaligtasan ng iba. Kaya sana po, no, pag-isipan natin na mabuti, ng mas malalim kung kaya ba natin panindigan ang pagsunod natin kay Kristo. Amen.